Ikalimang kabanata. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Si Adan at si Kristo. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Hesukristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan. Pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan, ganoon din naman, dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paano naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos.
manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.